Tabo natin yung commitment. So commitment ho, maraming bagay. Yung commitment sa buhay ng asawa, commitment sa trabaho, commitment sa Panginoon, commitment sa ating mga anak, commitment sa ating komunidad, at commitment sa ating paglilingkod. So when we see commitment, it is a kind of matter that was attached to someone. Nakakunay at nakatat sa isang bagay na kung saan hindi tayo pwedeng umalis. Kasi may commitment ka eh. Di ba, nadaras yun na mayroong commitment na biglang nagbago. Masakit sa pinangangungan, hindi ba? Kasi nakapag-commit ka eh. Kaya kanina, maaga-maaga ako, sabi ko, pagpunta ko ng studio, I will come there early. Kasi ako is speaker eh. Ayaw ko mahuli. Bahala na kung kayo mahuli, basta ako hindi ako mahuli. Yes, pag ako is speaker, nahuhuli, di ba? Hinihintay pa, sabi ko, commitment ito. Yung pinakamaaga pa. So, when I was study, sabi ko, ano ba yung magandang thesis din? So, some of my classmates, susulat ko sila ng thesis because before we graduate, yes, mayroon tinatawag na thesis writing. So, nagsusulat yung mga seminaryan ng kanilang mga thesis. Like worship, discipleship, nurturing, ano pa, Bible study, children ministry, marami silang pinagsusulat. Ako naman, I was waiting on the Lord's timing. Sabi ko, ano kaya magandang thesis? Ama, tama, sabi ko yung anniversary ng studio about the commitment, about the church. About anniversary, sabi ko, tama, maalala mo yung sinulat ng thesis. Sabi ko, I was decided to write down ecclesiology. That about the church. Sabi ko, ito ngayon, magandang topic. So, ako nagsusulat ako, when I was writing the thesis, naku, isa, dalawa, tatlo pages, pang-apat, sabi ko, susuko na yan ako. Ang hirap pala. Kasi kung worship ang pag-uusapan madali, faith, giving, and so on. So, we're talking about the church, babalik mo tayo sa history ng church. At tatala tayo doon na tinatawag na 12 years of the church. Yung pinatawag nga, no? Yes, era of the gospel to the era of ngayon, yung ating 21st century Christianity. Dadaanan mo, no? Liberalism, yes, procedure, medieval, yung papasay, ano pa? Yung panahon natin ngayon, tinatawag na humanism at ideologies. At tinatawag na secularism. Hindi. So, dinaanan mo lahat yun. Pero pagkatapos ko ng thesis, isa ko ang nakita ko. Habang natatapos yung thesis, nagkaroon ako ng commitment doon sa church. Sabi ko, mahalaga pala ang church. Mahalaga pala yung simbahan. Without the church, saan mo pupunta ang mga Kristiyano? Ano? Saan pupunta ang Christians? Saan mo sila magpipray? Saan mo sila magpipayloship? Pwede rin sa bahay, di ba? Pero mas maganda kung mayroong fellowship sa church. Kaya ang church doon ay inilagay ng Diyos, ini-institute ng Diyos para ang mga Kristiyano, yun ang maging lugar na kung sila ay magtitipon kagaya nito. Amin ako? Pero paano nagilang Panginoon? So now, let's see what, saan ba nagsimula ang church? Unahin muna natin, para tayong 45 minutes. So, saan ba nagsimula ang church? Where the church began? Pwede, what is meant by church? Ano ba ang ibig sabihin ng church? So ang church, ibig sabihin ng church, in Greek word is Ecclesia. Ecclesia. So, Ecclesia means is a congregation of Christians and not referring to a building. Yan ang sabihin ng Ecclesia. But when it comes to the verb sa Greek, pinatawag din ang Ecclesio. Ecclesio, hindi yung si Rubin Ecclesio. Doon sa Surigao. Ecclesio. So, yung pinatawag na Ecclesio, compound. So, Ecc means is how, and Kaleo means is to call or summon. So, pag pinukumpay natin dalawa, Ecclesio meaning is to call out or to summon. Ibig sabihin, tinawag nila basta at itinawag. Tinawag at tinilabas. Pulling from darkness to light. And now, belong to the, what we call the church. Kaya mga Kristiyano, matapos kayong iligtas, matapos kayong patawarin ng Panginoon, matapos kayong tanggapin dahil mahal ka niya, nag-repent ka, tinawag ka at ibinuo sa isang iglesia. Kaya nga tayo, may preferin yung ating church, we are belong to one body, which is the church of our Lord Jesus Christ. Amin mo? So, Iglesia, ano ba? So, in Greek, tinatawag ito sa Kratos, or the Lord's house. So, in Hebrew, tinatawag ito kahal, is congregations, assembly, company. Yan ang ibig sabihin, no? So, tulos assemblies gathered together for the purpose of worship. Noong unang testamento, in affairs and even in the civil wars. Yun ang purpose ng kahal. Pero sa mga Christians, so, ang purpose po natin sa pagtitipon is to worship God, not to declare war against other people. We worship because we gather together for the purpose of worship to God. Kaya tayo na ito ay tinatawag na Ecclesia. Amin ho? Lampan natin naman yun sa iyo. So, yun lang natin yung ekklesia tayo. Kaya misa na wish you not look. Beautiful building. Yung panahon, kailangan maganda ang simbahan mo. Kailangan maganda ang competition. Kailangan maraming pagkain. Okay naman yun. Diba? Kailangan mag-wako ang mga nandun. Sa gaya kanina, yung worship din natin, mag-wako. So, may kumakanta sa mga klase yung mga gift nila. Sabi ko, hindi ako marunong tumugtog eh.
So many times, I try na magbiyaga, wala talaga eh. And balibalib yung talibro ko, ayaw sumunod. Yes, pero siguro yung pagbaril, pwede. Pastor Tony, yung tatago yun. Yung bumaril ko siguro pwede, magpapukong ng kanyon, magpapuntang North Korea. By the way, no, so makikita natin, tayong tinawag para purihin ng Panginoon. Kaya kanina yung worship namin, our worship is not for man. Pagdano natin, yung pagsamba na ginawa natin kanina, hindi para sa atin. Ang pagsamba na ginawa natin kanina ay para sa Diyos. I mean, no? Our worship that we did today is not for men, but for God. Amen, hallelujah? Yes. Amen. Amen. Yeah, all of you, purpose ng worship. Kaya okay, kumanta kayo ng hymnal worship. Kumanta kayo ng hymnal worship. This is your worship. Worship po yun. Kasi tinawag kayo para mag-worship. Amen? So now, paano ko nag-umpisa ang church? Origin of the church. When the church began. Saan ko nagsimula ito? So may marami yung mga presentation, marami yung mga idea kung saan nagsimula ang church. So ito yung ating studies. Matagal natin pinag-aralan. Doon isang semester kung pinag-aralan ito. Unang pa nga eh. No? So mayroon yung mga nagsimula ito sa Genesis chapter 3. Yes, the bull of man. Pwede rin sa Genesis chapter 12. Kubinan kay Abraham. Pwede rin sa Matthew chapter 3. When John baptized and Jesus is starting to baptize. At tindigan in Christ. Pwede rin sa Matthew chapter 10. When Jesus Christ called his disciple. And pwede rin sa Matthew 16. According to the presentation, that Peter confessed, on this rock I will build what? My church. Ano ba? With the Lord's Supper in Matthew 26. And pwede rin sa first Easter Sunday, Jesus resurrected in John chapter 20. Kasi kung walang pagkabuhay ng Kanyang Panginoon, walang pwede i-institute ng church. So ito yung mga views. Ano ba? Pwede rin kay Paul in Acts chapter 13. Because Paul making a missionary journey 3 times. In the book of Acts, first, second, and third, until he was killed and persecuted in Rome. Kita mo natin. Pero ngayong hapon mo, is dito tayo sa book of Acts. So it begins in the day of Pentecost, in the book of Acts. So most theologians agree na dito nagsimula ang church. Kaya ginamit ko yung text ngayon hapon. So ito yung mga views, makikita mo natin sa book of Acts, the church began. By the way, so makikita mo natin dito that Peter was preaching, in book of Acts chapter 2. Pero bago yan, sa chapter 1 verse 8, anong dumating doon? The Lord Jesus Christ said, bago siya umakyat sa langit, He promised something. So the book of Acts was written by Luke, no, for the preview po natin. So si Luke po ay isang physician. Siya rin ang author ng book of Acts. Isang author ho, book of Luke and book of Acts. So isa ho ang author. At naka-address kay Theophilus. So, di ko ba? Paul was in prison. And this, right? This book was addressed to Theophilus. Acts chapter 1 verse 1 and Luke chapter 1 verse 3. So, makikita ko natin yung writer, yung author. So, si Theophilus, no? Ibig sabihin ng Theo is God and Philemon is God. So, ibig sabihin, pag Theophilus is love, but God. Yan ang ibig sabihin. Amin, no? Kaya, kung ikaw ay receiver of God's love, you are Theophilus. Hindi mo katabi mo, ikaw ba si Theophilus? Ano yung Theophilus? You are loved by God. So yun ang ibig sabihin. Now, let's go there in the book of Acts chapter 2. Bago yan dumating doon, God has promised a very important things. And this promise has been fulfilled in the book of Acts chapter 1. In verse 8, pag binasa mo natin, tingnan natin ang verse 8. But you will receive what? Receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be my witness both in Jerusalem and all Judea and Samaria, even to the remotest part of the earth. Sino mo yung ipinangako ng Diyos? Who is He? The Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit was promised by God. And the Holy Spirit come. Yung tinawag mong Day of Pentecost, hindi yung grupo ng mga Pentecostal. Sinisa sabi natin sila ng Diyos. Ibig sabihin ng Pentecost is the 50. Because 40 days, Jesus was still on earth after He was resurrected. Hindi yun natin. Kasi hindi siya magsabi natin, tatlong araw, makita ka agad. Bata-bata ko, hindi nang pag-intindi ko eh. 3 days, makita ka agad, hindi mo. 40 days, He was still on earth. He is preparing His disciple for the ministry. And when He ascended to heaven, after 10 days, the Holy Spirit came into the apostles. Kaya tinatawag mo Pentecost from the word 50. Alam mo natin yun? Yan. So makita mo natin the Holy Spirit come to them and the Holy Spirit empowered them. Kaya mahalaga mo yung role ng Banal na Espiritu. Hindi mo magiging committed ang isang simbahan, ang isang Christian, kung wala mo siyang empowerment ng Banal na Espiritu. Amin, no? Alam mo natin ako yun. Hindi mo siya magiging committed. Kasi ang Holy Spirit na palagay ng role. That is the life of Christians. And also the life of the church. Without the Holy Spirit, church is dead. Without the Holy Spirit, Christian is